Umaga na naman. ₱23 lang ang biyahe kung manggagaling ka sa Cavite. At ito ang Maynila. Maynila ang kapitolyo ng Pilipinas. Napakarami ng historia ang lugar ng Maynila. Simula pa noong panahon ng Kastila, Amerikano at panahon ng Hapon. Pero hindi nagpatinag at patuloy na nakipaglaban. Sa isang lugar sa Tondo, Manila, may isang pigeon fancier ang sa atin ay nagpabisita. Gusto niyo na ba siyang makita? Lika na! Sama kayo! Ito ang Bisitero! Paul, good morning! At morning, pare! At pinaulakan niyo kami sa para bumisita sa inyong lot. Siyempre naman, kayo pa! Ano ba ang may share natin at pwede nating sabihin para sa ating fansia sa mga newbies? Basically, no, makikita nyo yung loft ko nasa rooftop. Mm-hmm. Actually, kakalipat ko lang kasi dito. Mga 2 years pa lang ako dito. Ang loft ko dati sa Makati, nasa garahe kasi, nasa baba. Okay. Kaya medyo nahihirapan kami, lalo kapag parating ang ibon. Napansin ko, since nung lumipat kami dito sa Tondo, before kasi sa Makati kami, at nilipat ko sa elevated area tong loft ko, mas umayos yung performance ng karera namin, no? Mga results namin, mas maganda ang mga resulta namin ngayon, pare. Okay. So, ayun. Saka nung mga previews, ang ganda ng mga laro mo, nakikita ko. Oo, itong mga nakaraan taon, so far, ayun nga, gaya nga ng sabi ko, paglipat namin dito, medyo maganda yung results namin. Both sa PHA tsaka sa NHPC, nakakaparte naman sa superset. Tapos yun nga, recently, 2018, North. Siguro yun yung masasabi kong pinaka magandang achievement namin sa history ng ng pangangarera ko ng kalapate. Itong 2018 nga, nag-overall kami sa PHA. Although second overall yun, pero alam mo naman, pagdating sa PHA, napakahirap ng karera, pare. Kaya yan ang greatest achievement namin. Tapos itong 2019 na North season, nakaparte rin kami ng 2 superset out of Rayso. Cross doon sa mga Buena Mano lines ko, yung old line ko na ginagamit. Oo nga pala, bali kailan ka nag-start mag-ibon? Nag-start ako, matagal na. Siguro, yung sa mga club talaga, yung competitive, 2001 na ako nagsimula. Matagal 2001, na. Medyo matagal na. Siguro ako yung isa sa mga, noong time na yon. Ako siguro yung isa sa pinakabata doon sa club eh. Yung RPAP pa ang club noon dati, 2001. Pero noong 2001, nagte-training lang ako noon. Pero noong 2003, tsaka ako sumali ng competitive talaga, kumuha na ako ng singsing. At yun, fortunately, yung unang season ko na yun, nag-champion ako ng APA rin noon, tapos second overall champion din ako nung year na yun. Alam mo, pare, sa totoo lang, yung siguro dito sa buong Pilipinas, masasabi ko na dito sa Tondo ang pinakamaraming nagkakalapati talaga eh. Ayan, kung mapapansin nyo. No? Tabi-tabi talaga dito. Dito, lalo nung mga araw na yon, ang hirap kasi kumuha ng mga kalapati sa mga big loft nun eh. Tama. Kaya nga sabi ko nga, napakaswerte ng mga newbie fanciers ngayon. Kasi, alam mo, napakadali na kumuha ng mga kalapati ngayon. Tsaka kahit yung mga small lofts lang kung tawagin nila, marami na rin mahuhusay na kalapate ngayon. Hindi katulad nung araw, talagang medyo madalang pa yung mga nagkakalapate. Ngayon kasi, napakarami na nag-iibon. Kaya ang competition ngayon, talagang matindi rin. Maraming magagaling na kalapate ngayon. Magaganda din talaga ang quality. In terms of sa bloodline ng kalapate, sa totoo lang, hindi kasi ako fan ng mga imported birds eh. Kung unang acquisition kung bago ka lang nagkakalapate, mas gusto ko na mag-acquire ako ng breeders na lang dito na lang sa local, sa mga winning fanciers dito sa atin. Lalo ako, fan ako ng South birds talaga eh. Kapag patay na patay ako dyan, kapag mga winner ng South, kung kaya kong presyo,
bibiling ko. Pero kung hindi naman, yung closest relation dun sa nanalo sana. Ayun, mas yun maganda pa yung merong nilaro yung ibon. Oo, syempre. Pero yung, kung hindi mo kaya ang presyo nga nung winning birds, kahit yung rektang kapatid o rektang anak, mga ganun sana. Yun lang ang pinaka ano closest relation doon sa winning birds. Yun ang kinukuha ko. Pero pagdating sa mga pinsan-pinsan, ayoko sana hanggat maaari. Gusto ko rektang anak o rektang kapatid lang. Ganun sana. Personally kasi meron ako sarili family ng birds na. Once in a while kasi nagla-line breeding ako eh. Once in a while, pag nakikita ko na medyo malapot na yung ibon, ayun, nagpapasok ako ng ibang linyada na konsonada ko. Speaking of line breeding, pre, paano ba ginagawa yon? Ako, sa akin, ang line breeding, naglilipad ako ng ano eh, mga magpipinsan, ganyan. Uncle, tapos ako fan ako talaga yan. Regular ako yan, taon-taon. Ang pairing ko, maraming ganyan. Maglolo, maglola, magpipinsan, half brother, half sister. Yan ang ginagawa ko talaga. Line breeding talaga. Talagang dapat yung may pamilya. Tapos yung mga inbred ko naman, ayun, pinapares ko dun sa mga ibang linyada. Okay. Mga battle cross na. Para yung hybrid vigor, hindi kasi pwede na masyadong malapot eh. Kailangan kasi palalabnaw yung rin. Minsan kasi kapag masyadong malapot, ayaw na lumipad na ibon. Minsan eh, parang may abnormality yung ibon eh. Minsan nawawala, mabilis mawala, fly away, ganyan. Kaya battle cross, mas maganda din. Ayun, pre, pwede ba kaming ipasyal sa iyong loft? Sure. Para makita natin. Sige. Yun no, ang loft na gusto ko din makita at mabisita, eto na. Mga kabisitero, tara, tignan na natin. This one is a cock from ano, from my ninong. Galing kay Rayso to. Ito si Brother Cleopatra. Yung second overall ni ninong Rayso. Ito yung isa sa mga pride ng loft namin. Ang pangalan nito si Dash. Dash. Bali, ano ba ginawa ni Dash sa loft mo? Ano to, siya yung 2018 PHA North Derby Race Young Bird. Second overall champion. Ito ang isa sa mga pride ng loft namin. Actually, yung mga kapatid dito, yung mas matatanda sa kanya, mga nanalo ko na rin, mga superset winner ko na rin. Anong bloodline niya? Ang bloodline nito, ang nanay nito, ito yung sinasabi ko ng mga old line namin dito sa Tondo, yung Patrick, tinatawag namin na Patrick Klein dito. Bale, ano siya eh, kasi actually, sari-sari na kasi. Van Bruen based kasi ang Patrick na yan eh. Van Bruen tsaka Paul Gilmont eh. Tapos ang cross nito, pasok to ng lahi ng Dirty Harry sa father side niya. Kay Peter C? Hindi, Dirty Harry ni Harry C. Harry pala, Harry. Dirty Harry kay Harry C. Okay. Yun yung parang sa apelido lang ako tumama. Sige lang, pre. Tuloy mo lang. Ito yung siguro... Anong year pala siya nanalo? 2018 to eh. 2018. Ito second lang, overall. Recently lang. Second overall champion to. Okay. Ito naman yung nanay niya. Ito nanay niya, stockbird kasi ito. Ito yung inbred na Patrick. Ito. Itong hen na ito. Ito yung masasabi kong dito sa loft na ito. Ito siguro yung number one producer namin. Marami na itong anak at apo. Na yan yung pinaka-foundation mo. Ito na yung foundation ko. Inbred na ito ng mga Patrick line namin. Itong babae na ito. Inbred. Rayso rin to. Ito, naganak na ng superset winner to. Tsaka champion ng Sorsogon last year. Pinatis ko sa Lemons to. Champion ng Sorsogon last year yung anak nito. Binigay sa akin ni Ninong Ray to. Young bird. Ito naman. Third place ng Babuyan Island Race to. Anong club siya? Invitational din yun eh. Invitational din yung karera na yun. Babuyan is nasa 570 kilometers yan, air distance from Manila. Ano to? Ang bloodline nito, Stitchel Bound to, ni parang Harvey. Yung Kawasaki line niya. Nakakross naman to dun sa ibon ni Ninong Ray, yung Roger Florizo. Masasabi ko sa mga newbie,
magpagawa ka agad kayo ng ganito kalaking kulungan. De, biro lang. masasabi ko sa newbie, no? Siyempre, identify nyo muna ano yung mga short-term and long-term goals nyo, no? Tapos, sa pag-acquire ng ibon, identify muna kung magkano talaga yung kaya mong budget na gastusin, di ba? Pag hindi natin kaya, huwag natin ipilit. Lalo na ngayon kasi napakarami naman makukuha magagandang kalapati dyan, ano? Dyan lang sa mga small lofts, marami tayong makukuha mahuhusay na ibon. Basta lagi nyo tatandaan na kapag mag-acquire kayo ng ibon, always closest possible relation doon sa mga winning birds mismo. Either kapatid yan, o para sa akin kapatid, o rektang anak na mga winners. Other than that, ayoko na. Yan lang ang kinukuha ko. Pero siguro yung iba, sinasabi nila, pwede naman yung mga pinsan, same bloodline. Pero ako personally, kung ako tatanungin nyo, gusto ko rektang kapatid o anak lang ng mga winners. Tapos pinakamahalaga, yung maintenance natin sa kalapate, no? Hindi mo kailangan gumastos ng pagkarami-raming pera para sa mga gamot. Lagi ko man sinasabi, usually, ang maintenance natin sa kalapate, yung daily routine lang nila, makikita at makikita mo yan sa kusina. Yung kalamansi, yung malunggay, bawang, yung mga ano na yan, oregano na yan. Yan, gamitin natin ang gamitin yan. Malaking bagay yan, malaking tulong yan para sa mga alaga natin, ano? Tapos pagdating naman sa loft, sa flyer loft, basically, yung ventilation naman napakahalaga. Papasok ang hangin sa ilalim, dapat lalabas sa ibabaw. Tsaka remember, tatandaan lagi, kailangan ikaw mismo, personally, sa loob ng kulungan mo, kaya mo tumagal ng at least mga 2 hours na tanghalin tapat. Kapag hindi mo kayang tumagal ng 2 hours sa loft mo, na tanghalin tapat, there's a problem. Dahil kung ano nararamdaman natin, doon sa loob ng kulungan, yan din ang nararamdaman ng kalapati natin. Kaya kailangan, komportable tayo sa loob ng kulungan natin. Ako si Paul Alcoreza, MPFL Club Owner, PHA Member. Salamat, bisitero. Ang napanood nyo ay ang Episode 5. At sana'y may mga napulot tayo para ma-apply natin sa ating mga ibon. Para sa mga newbies. At ngayon, shoutout na muna tayo. Shoutout muna sa ating kaibigan na si Infinity Loft, Mark Anthony Quiñones, Marcus Baltazar from Cainta, Luel Novela, Makers TV Official, Bogs TV, Pedro Paterno, at syempre, Carlos Brothers Loft from San Simon, Pampanga, Edgar Loft TV, Panyero Tips, YT, at syempre, kay Merbert Briones, dating taga-Qatar, Torres Brothers Loft TV, Joel Gacanando, Guaps TV, at syempre, hindi mawawala ang Little Bisitero na si John Derek Medina. At shoutout din sa dalawa kong videographer na si Kel at Avi Castañeda sa mga nag-subscribes, nag-like, nag-share, at nag-comment. Kasama na rin yung mga nag-notify para laging mapanood ang ating mga videos. Maraming salamat sa lahat ng malakasang suporta. Kung nagustuhan nyo po ang episode na ito, paki-like, subscribe, at paki-click ang bell button para ma-update kayo sa mga bago pa nating videos. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!